Okay, good afternoon, good morning, good day sa inyong lahat, no, sa mga nanonood sa akin ng video na to. This topic is about the DC motor or DC machine na next nating topic, no. Meron din tayo yung DC generator. Yung DC machine is the general term lang about DC motor or DC generator, no. Ngayon, after natin ang topic ng electromagnetic induction, we need to understand how does electromagnetic induction being used sa application. Kasi syempre mahirap naman na puro concept lang din makuha natin. And we know na yung electromagnetic induction is way too far na, kumbaga sobrang tagal niya na, no, nung na-discover siya. Kaya yung application naman yung next nating topic. Ngayon, using the electromagnetic induction, yung effects ng ating magnetic field dun sa ating conductor, ano yung pwede nating magamit dun? Okay? Meron kasi tayong dalawang term na ginagamit, which is number one, the motor action, and second is the the generator action. Okay, motor action is that is where converting yung electrical energy going to mechanical energy, which is yun nga, kaya motor action, merong rotational motion na nakikreate because of the electricity we're putting on that machine or on that device. Next is the generator action. Naman, yung generator action is the vice versa or yung kabaliktaran natin ng motor action, no? Yung generator action is yung mechanical work or yung mechanical motion natin is kinoconvert natin back to electrical energy. Okay, kaya dito natin ma-understand na paano nga ba natin nagagawa yun and what are the different types of DC motors, paano nagpa-function, ano nga ba yung role ng ating pinaka-motor, ano yung mga parts ng DC motor. Okay, ito na yun. Yung left-hand rule pagdating sa motors and syempre sa kabila naman yung sa generators later on after na itong video na to is the right-hand rule, no? Next, types of DC motor, ano yung compound DC motors and mga different types ng DC motors. Okay, and I think let's go. Bigyan muna natin ng definition, what is a DC motor. Okay, wala nang definition, picture lang agad, no. Yun na nga, yung gaya na sabi natin, DC motor is a machine na nagko-convert ng ating electrical energy going to mechanical energy using the concept of electromagnetic induction. Actually, yung topic natin before ng electromagnetic induction, which is magnetism and electromagnetism, yung electric field and magnetic field, yung kung saan sila nag-interact, doon yung pinaka-foundation niya. So, if hindi yung po siya napapanood, hindi yung po siya naiintindihan na medyo malilito ka pagdating dito, no? So, I suggest na panoorin nyo muna yun. Meron tayo dito yung mga dynamo, no? Siguro, mas familiar tayo sa mga DC motor natin ng dynamo. Okay? So, nung bata ko, no? Tamiya, mga ganun. Crash gear, ba yun? Let's go, yung mga ganun types. So, una, meron kang Tamiya muna. After 3 days, meron ka na lang dynamo. makalikot ang mga bata, eh, no? So, ayan. At least meron kang dynamo, no? So, lalagyan mo siya LEC, at least meron ka ng electric fan. Diba? From Tamiya, meron ka ng electric fan. Dati, ganun pa lang, no? So, yung mga batteries, yan, ginagamit natin. Kawawa kasi mga disposable yung mga batteries natin. Dami nating nasayang na battery dahil sa mga ganito klaseng laruan. Pero ito, no? For example, meron tayong DC motor dito. These are the parts ng DC motor. Actually, marami kayong images na makikita sa internet na magbibigay sa inyo ng parts ng DC motor. Pero almost same lang din naman lahat, no? Wala naman gaano pinagkaiba. Nandun pa rin yung rotor, nandun pa rin yung armature, nandun pa rin yung mga bolts, steel yoke, commutator, brushes. Marami, almost same lang din naman. Okay, bakit ko 'to napili? Dahil medyo detailed siya, no? But hindi siya detailed kagaya ng mga naka different yung view, yung may sliced view na makikita mo yung internal talaga. Pero meron ako nung picture na ito, later after ng this slide. Okay, ito na rin. Bigyan na rin natin nung gaya ng sabi natin para formal lang din tayo. Is DC motor is an electrical machine which converts electrical energy into mechanical energy. Kaya meron tayong rotational. So, number one talaga, example, pinakamadali natin may isip dito is yung
mga electric fan. Pero kasi yung mga mostly na electric fan natin, makakita tayo ng AC. Okay? Pero almost same lang naman yung concept nila. Magkaiba lang yung electrical signal na ginamit, which is DC dito sa part na to. No? Pero parang ganun yung idea, no? May mga motor tayong makikita na ginagamit pa rin naman sa industry, even though sikat na yung AC, no? The working DC motor is based on the principle that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a mechanical force. Okay? Current carrying conductor, meaning yung conductor natin is meron siyang supply. Okay? Diba sabi natin nung first topic natin back on electromagnetic induction, the current left-hand rule ng current carrying conductor, yung kay Fleming's, okay? Natatanda nyo pa ba? Yung thumb natin, siya yung direction ng current, and itong four fingers, ito yung direction ng magnetic field na nakikreate ng ating current carrying conductor. Okay, bigyan natin ng image dito. So, ito yung current carrying conductor natin. If yan yung conductor natin, then meron tayong direction ng current, which is pag ganito, ito yung I. Okay, so that will be like this. Then yung ating direction ng magnetic field na makikreate ng ating current carrying conductor is pag ganito. So gumagamit tayo ng mga kamay, no? That will help us understood or remember kung paano yung direction natin ng direction ng current, direction ng magnetic field. Pero hopefully na-understand yun na rin yung Lenz's law, because sa Lenz's law makikita natin doon na yung pagkaka-generate ng current doon sa isang conductor will give us the opposite dapat nung magnetic field na nag-create nung current na yun. No? Okay, sige. Yun na nga yung Fleming's left-hand rule. Then sa DC motor are seldom used in ordinary application because all car electric supply companies furnish alternating current. Bakit alternating current yung most na ginagamit? So for special application such as steel mills, mines and electric trains, it is advantageous to convert alternating current to direct current in order to use DC motors. So mamaya makikita natin bakit kailangan DC motors yung gagamitin natin. So nasa characteristic kasi ng DC motor, merong characteristic yung DC motor na wala sa AC, and meron din naman yung AC na wala sa DC. Okay? Siguro makakita tayo mostly ng DC motor sa ano, no? Sa mga ganun, sa mga laruan, para sa mga maliliit na level. Pero when it comes to industry, mostly is AC talaga. Okay? Even yung ano, no? Electric car ng Tesla, AC motor yung ginagamit nila doon. The reason is that the speed or torque nung ating DC motors are much more superior than the AC motor. So, ito pala yung isa sa advantage natin ng DC motor, which is speed or yung ating torque. Okay? So, I believe, alam na natin yung speed, which is ito yung kung gaano kabilis yung ating rotation, yung revolution per minute, no? And also, yung torque naman, ito yung power ng twisting, no? Yung pag-twist. Kung gaano kalakas yung power natin ng pag-twist. Malaking factor siya, because yung torque is somehow magbibigay sa atin ng magbibigay sa atin ng power to lift mga objects or mga materials na needed for the application ng motor mismo, sa pwedeng manufacturing, pwedeng sa construction, a lot more, marami pang application to. Sige, proceed na tayo ngayon sa parts of DC motor. Okay, ito yung sinasabi ko na sliced view para kita natin yung loob. First, yung yoke muna. Yoke is the external structure of the DC or generator. DC motor or generator is yoke, and it is made with the cast iron, otherwise steel. It gives the necessary mechanical power for carrying the magnetic flux given through the poles. Okay, may picture ba tayo dyan? Sorry, wala pala yung picture. So, pero mas better, I think, dito nyo makita yung yoke. Ito yung steel yoke. Siya yung pinaka nagiging nag-hold dun sa ating mga poles, no? Kasi yung mga poles natin, siya yung nagsiserve as electromagnet natin.
Okay, meron kasing mga may mga motors, no. Take note in general, no. May mga motors na gumagamit ng permanent magnet and meron din mga motors na gumagamit ng electromagnet, no. Para mas convenient. Depende, maraming ano, no, maraming type. So, hindi ko maibibigay sa inyo specifically itong motor na to is gumagamit ng permanent magnet. Okay? So, general term tayo because ang gusto natin maintindihan dito, ang goal natin is ma-understood muna natin how it is working. Because yung ating permanent magnet and yung ating electromagnet is almost the same lang din naman. But yung advantage nga ng ating electromagnet is pwede natin siyang ma-manipulate or pwede natin siyang ma-design based on our needs. Okay, next is yung ating armature winding. Okay, armature winding, ito yun, yung nasa gitnang part. The armature core slots are mainly used for holding the armature windings. When we say armature winding, yun yung ano, yung mga wire na nasa loob ng ating armature, no? These are in closed circuit winding form and it is connected in series to parallel for enhancing the sum of produced current. So, either, pwede, meron din naman tayong design na naka-series lang, may mga naka-parallel lang. Okay, pero ang pinaka-goal natin dito is mapataas natin yung produce na current doon sa ating armature. Later din, makakita natin, ba't kailangan ng mataas na current sa armature? Bakit kailangan na tama lang yung level ng current? Bakit kailangan i-priority yung hindi current? Bakit ganun yung design? Okay? Pero as of now, yung parts muna natin. Next is yung rotor or armature core. Ito yung second essential nating part dun sa DC generator and it includes the slotted iron, lamination with slots that are stacked to shape a cylindrical armature. Generally, these laminations are offered to decrease the loss because of the eddy current loss, yung tawag natin, eddy current. Okay? Para mas madali nyo maintindihan, no? Naalala nyo ba dun sa mga electric fan, may ganitong klaseng bakal? Hindi ko alam kung naalala nyo. Yung parang letter E na bakal. Nakita na ba kayo ng ganyan? Tapos ang ginagawa pa nga natin, pinufold natin to, tsaka ito. Tapos yung gitna na lang matitira, lalagyan natin sa stick. So meron ka na parang something na pan-chop-chop ng mga dahon. Ako, ganun yung ginawa ko dati. Hindi ko alam kung na-experience nyo, no? Pero ang pinaka... roll, bakit laminated, bakit hiwa-hiwalay pa, bakit hindi isang buo yung mga gantong type ng sa mga motors natin is because we don't want na magkaroon tayo ng loss dun sa eddy current. Because anything na mawawala dun sa ating motor or yung anything mawawala na i-convert na sana natin into something useful tapos naging loss pa siya, sayang naman, no? We wanted as long as kung kaya, no, as much as possible, 100% efficiency natin. Pero but still, hindi naman natin totally makakamit yung 100%. Meron at meron talagang mawawala because of friction, merong sa design. Ang kailangan lang natin dito, mas maging efficient as possible. Okay? Kaya slotted yung mga nasa armature natin or dun sa ating pinaka-rotor ay para dun sa eddy current loss. So if you want to know eddy current loss, pwede nyo naman i-search na lang din yan. Next is the stator. Okay, ano naman yung stator? It is an essential part of the DC generator or motor or generator, no? It could be used na forgot the term na pwede silang paggamitin either of the names, no? Sorry, yung English ko naka-offline. Hindi pa makakonect sa internet. The main function of this is to provide the magnetic fields where the coil spin. This includes stable magnets where two of them are with reverse poles. Okay, wait lang, no? Check ko lang. Baka mamaya meron akong tawag dito. Meron siyang echo. Parang kumakanta wag yung echo. Meron ako na record ng video may echo, no? Pero ayun, I think wala naman yan. This includes stable magnets. Ayan, sa stator natin, siya yung pinaka nag-hold din. Meron pa tayong picture na ito. Sorry. Wala. Stator. I think dito sa picture na to, meron tayong part ng stator. Meron ba? Wala. Wala pala dito. Ando pala sa isang part. Ito. Stator. Okay, ito yung pinaka nag-hold natin. Pwedeng mag-include siya ng mga magnet. Ito yung sinasabi ko na possible na
may magnet, impossible din na meron siyang electromagnet. So, depende sa design. These magnets are located in, to fit in the region of the rotor. Okay, alam naman natin yung magnetic field na coming from north to south ng ating mga magnets, sila yung mga kinakat ng ating current carrying conductor para mag-cause ng motion. Okay, later makikita nyo paano natin siya i-simulate and may mga videos din tayo dito. Pero for the ano lang no, for the sake ng ating YouTube, hindi ko ipi-play yung video dito sa PowerPoint natin. Kung face to face pwede sana. But still dahil i-upload natin sa YouTube and baka masaway tayo ng YouTube no and maban pa yung channel natin, sayang naman. Please do watch na lang din. No? I-attach ko 'yon before natin tuong panoorin tong video na to. Okay, next. Then meron din tayong commutator. Ano naman yung commutator? Ito yung naka-attach dun sa ating current carrying conductor na and naka-attach din siya sa brushes para siya yung mag-connect ng ating supply going to the ano natin, yung pinaka windings natin ng armature para mag-move yung ating pinaka armature. Because yung armature natin, kapag hindi siya nabigyan ng tamang supply, medyo titigil-tigil siya. So, may different ano yan, oh? May different na design. I believe napanood nyo naman sa video before natin panoorin to. So, ayun. Yung commutator is siya yung parang ganito lang siya. Sa simula, no? Parang letter C. Yan, ganyan. So, design siya first na parang ganyan. Pero syempre na as time goes by, naging ano na yan, part by part by part na. Dapat kasi hindi nawawalan tayo ng connection dun sa ating armature winding para magtuloy-tuloy yung pag-ikot ng motor natin. It is located in the shaft of the machine. Ito yung shaft sa bandang part na to. Ayan. Yung poles naman. Okay, yung poles, ito yung kagaya kanina. Ayan, buti yan, dito na tayo. Yung poles, ito yon. Ito yon yung nilalagyan natin ng winding para sa para makapag-create tayo ng ating ano ng ating electromagnet if wala tayong permanent magnet na naka-attach diyan. Okay, next yung brushes naman. Yung brushes, ito yung naka-connect sa mismong ano natin. Bale, bago mag wire, may brushes tayo doon. The electrical connections can be ensured between the commutator as well as the exterior load circuit. Okay, ito yung sinabi ko nga. Kailangan kasi natin, sorry. Kailangan natin ng brushes para makapag-connect tayo dun sa ating commutator and then dun sa ating circuit. Kasi yung sa mula sa circuit natin naka-wire lang siya. So yung between yung bridge between the commutator and the circuit natin is yung brushes. R yung brushes. Yung pole shoe naman, ito. Kaya pala siya lumalabas na. Ito yung pole shoe natin. Ito yung nagsiserve as, ayan, itong part na to, yung part ng pole na yan. Para, syempre, ma-utilize natin yung pag-spread ng ating magnetic field. Kasi, syempre, we wanted na maging ano yan, no? Ma-optimize. And also, ayun, yung para hindi malaglag yung ating mga coil. Kumbaga siya yung magpe-prevent na rin yun. Though, kasi, syempre, alam naman natin na kapag fix na ganito lang, halimbawa, rectangular lang, and then nakapaikot din yung ating mga coil. And syempre habang umiikot yung ating motor, meron siyang vibration that might lead na mag-fall ito pababa. So kung pag nag-fall yan, ayan, masisira. And possible masira, possible hindi naman siya mag-function ng as it should be. Okay, so ganun yung parts natin. Next. Okay, let's proceed naman sa Fleming's left hand rule. Take note na lang ang left hand rule ng ating DC or DC motor or DC generator is, take note natin ito ah, left hand is for motors. Okay, yung right hand rule, right, tama ba spelling ko ng right? Yes, right hand naman is for generator. Generator. Meron akong classmate, sabi niya, minsan doon kasi nalilito siya kung ano yung para sa left hand, ano yung sa right hand. So, ang sabi niya, sa kanya lang din ito nakuha, kapag generator, generators. Okay? So, generate. Kaya,
Naalala niya na right hand. Okay, so sa kanya ko nakuha yun, no? Ano sa kanya? Kay JV, friend ko yun. Siya yung ano natin, isa sa mga maging speaker, hopefully, no? De, pero, ayun, right hand rule for generators, left hand naman for motors. So, pag alam mo na yung para sa generator, di madali na lang yung para sa motor. Fleming's rule natin pa rin. Okay, ito yung sinasabi kong video, pero for the sake ng YouTube, hindi natin to ipiplay. Please do watch na lang din muna if you have the time na watch to. No? Okay, how does DC motor work naman? Okay, ito rin yung sinasabi ko na video. Please do watch muna nito. Pero ang sinasabi doon sa first, okay, so discuss muna natin ito pala, yung sa left hand rule. Ito yung sinasabi natin na meron tayong ito, yung para tayong gangster, no, parang magkakamayan tayo, something ganyan. Pero yung left hand rule natin, ang sinasabi dito is meron tayong 3 parts ng ating mga direction. Number 1 is meron tayong sa current. Okay? Then meron tayo itong ano natin, itong pointing finger ng left hand natin is yung direction ng magnetic field. Okay? Then itong thumb natin will serve as yung direction ng motion. Kung aangat ba or bababa yung ating current carrying conductor. Okay? So, para malaman natin kung paano yung direction natin ng motion, kung pataas ba siya, o clockwise ba siya, or counterclockwise, kailangan malaman natin yung direction ng current. Okay? Or pwede rin natin kabaliktaran naman kapag generators, right hand naman. Okay? Kasi syempre, hindi yan same eh. For example, same sila, direction pataas, same sila ang direction ng ating magnetic field, pero yung ating, ano ba to? Ano ba tong middle finger natin? Ito yung ating current. Oh, opposite sila ng direction ng current. Though same sila ng direction ng motion and direction ng magnetic field, pero opposite sila kapag generator. Kaya dapat ma-distinguish natin kung generator ba to or motor para alam natin kung ano yung gagamitin natin. Okay, so I believe alam nyo na kung paano nagpa-function yung ating or paano natin gagamitin yung left hand rule para mas ma-understand natin yung paano nag-work yung ating motor. Next, dito naman sa motor, sinabi dito kung paano yung different parts ng motor and paano yung sila nagpa-function. And same, I believe nabanggit din dito yung left hand rule natin para malaman natin paano yung magiging direction niya. Okay, next part is the back EMF or also known as self-inductance. Okay, what is back EMF muna? Siyempre, alam natin yung EMF is electromagnetic force. Electromotive force. Okay, sorry, but magnetic. Electromotive force. EMF meaning, ito yung parang voltage. Also, equal lang din naman ito sa voltage. Back voltage. Okay? Hindi ano siya, no? Hindi siya yung back current. Bakit? Dito natin ma-understand 'yon. Okay, alam natin, siguro familiar kayo sa ganitong image, yung ating orange part are the current. Ito yung eye natin, no? And yung black natin is sulatan ko na lang, no? Ito yung magnetic field. Magnetic flux. Kaya meron diyan letter B. Diba pag flux, yun yung group of lines of force natin. Okay. Tingnan muna natin dito. Ano yung back EMF? Yung back EMF, ito yung bumabalik. Kaya nga siya back, no? Bumabalik na voltage na nakikreate ng ating current carrying conductor. Ibig sabihin, yung motor natin is nag-generate siya ng sarili niyang voltage na opposite doon sa voltage na isinusupply natin sa kanya. Okay, bigyan ko muna kayo ng idea ano yung ibig kong sabihin doon. Ang ibig kong sabihin doon, di ba, halimbawa meron tayo ditong battery. Schematic muna tayo. No? Then meron tayo ditong motor. Alam natin, itong voltage. For example, meron tayong 9 volt na motor. Itong 9 volts to is diretso dito sa ating terminals ng motor natin. So, ibig sabihin, since wala namang other components na included dun sa circuit natin, buong 9 volts is mapupunta sa kanya. Okay? But,
ito ang nangyayari. As the motor rotates, di ba? Dahil na-supply natin siya, mag-iikot siya, di ba? Kung iikot siya, habang umiikot siya, meron siyang sariling voltage na nakikreate sa sarili niya, which is opposite ng ating direction of voltage. Meaning, if you can still remember yung topic natin ng aiding and opposing, nagkukos na instead na 9 volts yung masusukat natin doon dahil doon sa back EMF or sa back voltage yung sinasabi natin, mababawasan to. Okay? And yung back EMF, siya yung magsaserve as, pagdating natin to, no? Pagdating natin ng generator, siya yung magsaserve as the voltage na ipang-charge natin naman ng battery. Okay, pero that's later on pa naman. Yun lang yung idea of back EMF. Okay, simulate natin. Okay, ito. Meron tayong current, no? Yung current natin, syempre, ito yung direction ng current natin. And ito, pabalik to dito. Okay, dito muna tayo sa part na to. Itong yung left part natin ng current, bale, paano yung magiging direction natin dyan? Paano yung magiging rotation natin? Ano yung dapat natin gamitin? Okay, dalawa lang yun. It's either left hand or right hand. Okay, so binibigyan ko yun ng time para makapag-isip, no? Okay, ano yung dapat natin gamitin? Siyempre, left hand, no? Ano sabi natin? Itong middle finger is for the current. And then, itong pointing finger natin is for magnetic field. Yung direction ng magnetic field natin. And then, itong thumb natin, ito yung direction ng motion. Either pataas ba siya or pababa. Okay? So, ngayon, itong left hand, itong ano natin, itong middle finger will pointing like that. Papunta sa screen. Papunta sa inyo. Okay? Pero, yung magnetic field kasi natin is toward ng pakanan na part. Okay, so bali magiging ganito yung direction natin. Okay, ito yung direction ng ating middle finger, diretso siya dun sa ating current. Then itong pointing finger natin is going sa right side. Kaya ang magiging direction natin is pababa. Okay? Next, ito namang side na to, itong right side naman. Okay, itong right side, ang mangyayari dyan, ang direction ng current natin is pabalik sa atin, towards sa akin. So, itong middle finger ko, towards sa akin, and ito, alam natin to, na going sa right, kaya ang mangyayari, ang motion niya is taas. Which is magko-complement naman dun sa other side, no? Kasi kung same sila ng direction, mapuputol yung ano natin, mapuputol yung ating conductor dyan. Diba? Kaya malalaman natin na using the left hand rule para sa motors, yan, makikita natin dyan na going up yung ating isang side. So, ang ating rotation ng ating conductor is counterclockwise. Nakita nyo ba yun? Okay. So, ano muna natin yun? Yung direction muna natin ng pagkakat niya ng ating magnetic flux para makapag ito na nga yun, diba? Dahil dun sa motor action meron siyang rotation na siya, umiikot na, no? Pero anong sabi natin sa electromagnetic induction? Balik tayo dito sa topic na to. Sa electromagnetic induction, ang sabi natin, once yung ating conductor lang as general, kapag nagkakat siya na magnetic field, nagje-generate siya ng sarili niyang current. Tama ba? Doon sa electromagnetic induction na topic natin, iba yung magje-generate niyang current kesa dito sa current na to. Because itong current na to, ito yung supply galing sa battery. And yung current na nage-generate ng ating conductor dahil habang umiikot siya,
nakakat niya yung magnetic flux, yun yung tinatawag nating back EMF. May bumabalik, may mga umo-oppose dun sa supply natin. Ito yun, no? Dahil doon sa pagkakakat ng ating conductor doon sa ating magnetic field. So, ibig sabihin, yung ating motor action ay nagkukos din ng back EMF na instead ma 100% nating convert yung 9 volts na battery going to that motor, ang nangyayari, merong back EMF na nag-oppose na hindi natin siya na-make use na naaaksaya kapag motor action yung kailangan natin. Pero take note na pagdating kasi natin ng pagdating natin ng generator, doon natin makita may use pala yung back EMF. And meron din tayong computation nito. Okay? If hindi niyo medyo na-understand yung pagkaka-explain ko dito, please visit niyo muna yung electromagnetic induction para ma-understand niyo kung paano nag-work yung back EMF, because the next topics natin dito is computation ng back EMF. Next. Okay, ito yung back EMF na sinasabi natin. Okay, yung computation natin, yung formula natin for back EMF is equal to Zp phi. Okay? Yung bilog din may guwit sa gitna. Times N over 60A. Okay. Ano yung N? N is the speed in RPM, revolution per minute. Yung phi is the flux per pole. Gano'ng kalakas yung pagiging magnet niya. Letter Z is the number of conductor. P, the number of pole pairs. Ilang pair yung existing dun sa ating motor. A is the area of cross-section. E subscript is letter B. Small b is the back EMF. Okay, so para mas ma-understand nyo, ito yung nangyayari dun. Itong E is the... Take note natin yung E or V, same lang yan. Ito yung supply natin, di ba? Pero at the same time, meron tayong opposite. Kasi, di ba, magiging direction natin. So, let's say, conventional flow tayo. May flow tayo na ganito. Ayan. Kaya makikita nyo yung ating current na ayan yung direction. Pero dahil dun sa back EMF, merong umo-oppose. Kailang palitan natin ang color. Okay. Dahil dyan, merong pagganon. Nag-opposite dito sa ating current, which is yung tinatawag na nga nating back EMF. So, paano natin siya ma-solve? Ayan. Ako pala, share ko lang, no, nung nag-review ako for the board exam, parang, actually, hindi ganito yung setup, no? Kapag nakita ka ng ibang book or mga reference, hindi ganito yung setup nun, no? Parang, anong nangyari, nauna ata yung fee. Pero, inayos ko siya nas ganito. Bakit? Kasi, meron akong mnemonics, okay? Yung Z, P, P and parang inano ko yan, Zipon. Okay, di ba parang Zipon? Tapos ito, 60A. Itong 60A, age 60. Ew. Ganto, ito yung mnemonics ko. Ew, may Zipon pa rin siya at the age of 60. Hindi ko alam kung sorry. Yun lang. Gusto ko lang i-share. Baka makatulong sa inyo, no? Please, you can still remember. Ew. Kasi diba, sabi nga natin, yung brain natin ay sometimes pwede natin siyang i-hack. The more na mas mataas yung emotion during that moment, mas madali natin siya naalala. So parang, para sa akin, kadiri, iyo. So parang, uy, diba, pag back EMF, iyo, sipon, age 60, diba? Parang ganun. So, hindi naman ako against the older generation, but still, ayun nga, darating naman tayo lahat doon. Next tayo. Okay, let's proceed sa types of DC motors. Actually, meron lang tayong 3 types. No? Number 1, DC shunt motor. Number 2, DC series motor. And number 3 is DC compound motor. Pag sinabi natin shunt, it is also equal lang naman sa parallel. Shunt or parallel. Series. And compound, ito yung masasabi natin na parang series parallel. Kaya nga,
mahalaga na na-understand nyo muna yung series and parallel and series parallel ng topic sa circuits, because if hindi nyo siya na-understand the way it should be, na hindi nyo siya na-master, medyo mahihirapan tayo dito pag mag-a-analyze ng effect or kung paano natin makikita na yung flow ng current dun sa ating motors. Okay, so I suggest if hindi nyo pa siya na totally na-gets, balikan nyo muna yung topic na yun. Okay, next. Ito yung sinasabi natin, DC shunt motor. A DC shunt motor, also known as shunt wound DC motor, is a type of self-excited DC motor where the field windings are shunted to or are connected in parallel. Ito yung sinabi na nga natin. Connected siya in parallel to the armature winding of the motor. Okay, ito yung armature winding natin, no? Nasa loob. Teka lang, i-check ko dapat siya. Yan. Since they are connected in parallel, the armature and the field windings are exposed to the same supply. Diba? Sabi nga natin, kapag ang circuit natin is same lang naman na parallel, kapag nasa parallel circuit tayo, yung supply natin, yung voltage level is the same lang. Diba? If 100 volts dito, this should be 100 volts and 100 volts. Okay? Though there are separate branches for flow of armature current and field current. Okay? Ang field current dito, yung current na papasok dyan. So, ang ginagawa ko dito, nagkikreate ako ng flow ng current. So, meron tayo ditong node. Let's say, this is node A. Ibig sabihin, meron tayong separation ng current because of the KCL. Okay? If you can still remember yung KCL natin, Kirchhoff's current law. Current entering is equal to current leaving. Ito yung I total natin. Yung current, total current, and then meron tayong shunt field. Nilalabel ko to as ISH because of pagiging shunt. And this is labeled as IA. A because of armature. Okay? So, pakita ko na lang din sa next slide para mas magets natin. Okay, ulitin ko lang. Meron tayo ditong I total. Then meron tayo ditong current na pataas, which is ISH, and meron tayo ditong current na IA. Okay, di ba alam na natin to because of this node A. Lagyan nilang natin ang note, no, para maka-follow tayo. At node A, using KCL, so meron tayo dyang I total is equal to ISH plus IA, which is yung para sa armature natin, and isa naman para sa shunt field. Okay? Remember na this is shunt field. Ibig sabihin ng shunt field, this is a coil of wire. Okay? And we know naman yung coil of wire could be another way para makapag-create tayo ng magnetic field. Meron siyang sariling magnetic field. Diba? Pero itong coil of wire na to, meron din siyang sarili niyang, diba? Meron din siyang sariling resistance. Pero, syempre, low yung level ng resistance because parang shorted lang naman ang coil of wire, diba? Pero pinapadaan natin yung current doon para makapag make use tayo ng magnetic field. If you can still remember, no, I don't know if nadaanan niyo na yung isang inductor. 'Di ba ang inductor coil of wire lang naman 'yan? Okay? 'Di ba kapag nagpapadaan tayo ng current diyan, nako-convert niya into magnetic field. Tapos ang capacitor naman, nako-convert niya into electric field. Okay? Current going to magnetic field. Ito, yung current natin going to electric field. Okay, so, ito rin yung yung concept natin ng using of magnetic field natin dito. Okay, so, burahin ko muna to. Wala tayo sa, hindi yan ang topic natin. Okay, baka saan tayo mapunta. Okay, syempre alam natin, meron tayo ditong RSH. Okay, itong RSH meaning ito yung ating resistance sa shunt field. And meron din tayong RA, resistance natin of the winding natin sa loob ng armature or ng ating matatawag na motor. Okay, lagyan natin ng M dyan. Okay? And yun, pwede natin siyang gamitin para dun sa ating mga Ohm's Law.
Diba? Ang sabi nga natin kanina, na yung voltage within the circuit is the same lang. So, lagyan natin muna, V total. V total is the total voltage na in-apply natin. Then, meron tayo ditong V, SH, and VA. Diba? Same lang yan. So, pwede natin i-note dun sa ating cheat sheet na V total is equal to VSH is equal to VA. Since, parallel sila. So, note ko dito, parallel. Ah, ito yung sinasabi ko na bakit mahalaga na alam nyo muna yung characteristic ng series and parallel para alam natin paano natin i-analyze to para sa motors. Okay, kaya kailangan talaga natin. Kaya sabi ko nga dun habang nagtuturo ko sa inyo, crucial to, kailangan natin to. And hindi lang para dito sa topic ng motors, no, but also dun sa mga iba pang topic ninyo sa electronics. Okay, given that facts, meron tayo using the KCL at saka yung ating characteristic ng parallel, pwede na natin yung i-break down. Pwede na natin makompute yung each part, no? Una sa lahat, pwede yung ISH muna. Lagyan natin. ISH, syempre, ohms law lang. I is equal to V over R. Voltage ng ISH is VSH over yung resistance niya, RSH. Okay? So, this formula, pwede natin i-substitute dun sa ating I total. Then, next is yung IA naman. That will be VA over RA. Diba? Basic lang. Pero kasi, mga sa mga ganitong types ng problems or analyzation, kailangan natin pagganahin yung math natin. Okay, so ibig sabihin, itong VSH, pwede natin palitan ng VT. Itong VA, pwede rin natin palitan ng VT. Okay, kaya kung isa-substitute natin itong ISH at saka IA dito sa equation number 1 natin, lagyan natin equation number 1, and gagamitin natin yung equation number 2 para mapalitan natin yung mga voltage sa taas, magiging total natin dyan, yung I total will be equal to equivalent ISH will be VT over itong RSH natin plus yung ating IA. Yung IA will be, exchange natin yung VA to VT rin. Para same sila. RA. Okay? So, basic math, di ba? Pwede natin itong makombine or mas maayos pa. Meaning, I total will be equal to VT over RSH plus RA. Ganyan ba? Ang tanong. Pwede ba yon? Pwede ba? So, paisipin muna natin kung pwede ba. Okay, burahin ko muna to, ha? Punta muna tayo dito. I total, para makompute natin yung total current na papasok dito, pwede natin gamitin kasi yung VT over RT. Anong sabi natin dun sa total resistance ng circuit natin since parallel sila? Dapat parallel yung ating RSH at saka yung ating RA. Diba? So, balikan ko yung question. Pwede ba yung ginawa natin kanina? Pwede ba to? Pwede ba ito? Based on math din. Pwede ba to? Pwede bang pag-combine natin dahil pareho sila ng numerator? Kailan tayo pwede mag-combine ang dalawang fraction? Dapat, same sila ng... Okay, so I believe, no? Kahit hindi ko sabihin, alam niya na, no? Dapat same sila ng denominator. So the answer is, hindi pwede itong gawin natin na to. Okay, kaya X natin yan. Ang magiging final answer natin will be either of these. Kung makukuha mo yung R total given the ano, no? Halimbawa, given na yung RA at saka RSH, pwede mo naman iparallel yung dalawa na yun. And then, makukuha na natin yung R total or yung equivalent na resistance. Okay, DC. Kung titingnan natin dito, balikan natin yung characteristic ng DC. Number one, fine coil large fine coil large number of turns. Okay? Fine coil daw, ibig sabihin maninipis yung
coil pero mataas yung number of turns. Kung babalikan natin yung electromagnetism natin, diba meron tayo doong magnetomotive force, MMF, naalala nyo pa ba? I times N. So, ibig sabihin, the more na mas mataas yung number of turns, that will give us ng mataas na magnetomotive force. But, ang sabi rin natin, back on resistance, nakadepende kung gaano kalaki yung area. The more na mas mataas ang area, mas mababa ang resistance. Pero ang sabi kasi dito, fine coil. Ibig sabihin, manipis lang yung coil. Ibig sabihin, yung resistance ng ating DC motor, given the fine coil yung ginamit natin doon, is mataas. So, na-balance nung pagkakaroon ng malaking number of turns sa maliit na current na pwedeng dumaan. Nakawa nyo ba yun? Fine coil, large number of turns. So, kahit mababa yung current na pwedeng dumaan dahil manipis lang yung wire, madami naman siyang ikot. So, na-compensate din somehow. Okay? So, ganun tayo nag-take ng analyzation ng mga back pa rin dun sa ating fundamentals. Kasi pag hindi natin naalala yung fundamentals natin, mahirap talaga mag-analyze mga advanced topics. Next, boring ko to, no? Pinaalala ko lang sa inyo naman. Okay, cannot carry high current due to coil diameter. Ito yung sinasabi natin. Dahil yung fine coil siya, dahil manipis lang yung coil, okay, ayan, ganyan lang siya kanipis. Okay? So, hindi siya pwedeng magdala ng mataas na current. So, dinaan niya na lang sa number of turns. Okay? Next. Okay, ito. Bad at high starting torque. Yung shunt DC motor daw, yung parallel na DC motor, pangit daw siya sa high na starting torque. Bakit? Because kung babalikan natin, balikan muna natin, oh, makikita natin yung current between the shunt field at saka armature is na divide. And yung torque kasi natin is based sa current. The more na mas mataas yung current, mas mataas yung torque. Because yung torque is a power. Kung gano'n siya kalakas mag-twist. So, kailangan niya ng force yung magdadrive sa kanya. Pero kung babalikan kasi natin siya, naka-parallel, na-divide. Diba ang sabi natin kapag parallel, divided yung current. Divided current, mas mababang torque. Okay? Next, resistance of shunt winding is high. Okay, so, at pala hindi ko muna tinanggal yung kaninang sinabi ko. Dahil nga, manipis yung wire natin, resistance is high. Okay? Mataas yung resistance niya. Ibig sabihin, yung shunt field natin is mataas ang resistance. Mataas na resistance, mababa yung current na makakadaan sa kanya. Okay, number 5. Shunt DC motors are very suitable for belt-driven applications. Why? Because this constant speed motor, highlight natin, constant speed motor, is used in industrial and automotive applications where great amount of torque precision is required. Torque precision, hindi to same ng ano, no? Same ng high torque. Constant speed, meaning maganda kasi yung application when it comes to speed because yung current is divided. Hindi siya palaging nasa torque lang. Okay, kaya makakita tayo ng motor sa application, no, or magre-research kayo. Kapag meron tayong mga motor, walang high torque na motor na mabilis umikot. Okay, kasi kung masyado siya mabilis umikot, medyo hindi yon balance, okay? Mabilis na yung mataas na yung RPM mo, malakas pa yung torque mo, so hindi. Makita tayo dyan yung mga nagka-crash, di ba? Kung nakapanood na kayo sa TikTok or sa YouTube, yung nagka-crash ng mga plastic or any material, di ba? Ang bagal nun. Because they are designed para magkaroon ng mataas na torque, mataas na pang-twist, yung pang-ikot, dahil nagka-crash sila eh. Pero itong DC shunt motor natin is best for speed motor naman. Sa speed naman siya bumawi. Kaya maganda siya sa mga application ng belt-driven.
belt driven, ibig sabihin yung mga for example, meron tayong conveyor system, belt driven, mga ganun. May mga belt driven na conveyor system. Ayun, dahil nga sabi natin constant speed motor, speed control. Number one, yung varying amount of current supplied to the shunt field. Varying, ibig sabihin pwede nating i-control kung gaano kataas yung current na pupunta sa ating shunt field. 'Di ba? Ang sabi natin nakaparallel to. So para maalala niyo lang, no. Yung current na dadaan dito, pwede nating i-control. So pwede nating gawin, pababain natin yung current na nandito sa armature natin at ipadaan natin dun sa shunt field. Varying. And at the same time, if kaya nating baguhin yung current na dadaan sa shunt field, pwede rin natin baguhin yung current na dadaan sa ating armature. Sabihin yung torque, yung precision ng torque, kung gaano lang tamang lakas yung kailangan mo. Okay? Because it's very different pagdating natin ng series. Okay? So, hopefully, nag-gets nyo yung characteristic natin ng shunt DC motor. Next. Okay, ito yung sinasabi natin. Yung ISH is yung field flux. Thus, the field flux remains more or less constant. And for this reason, a shunt DC wound DC motor is called constant flux motor. Sorry, hindi ko na-highlight, pero ayan, take down note na lang. Ayan. Constant yung kanyang flux. Okay? Kasi gusto natin i-design yung ano, no? Sa number of turns. So, pwede natin i-design na, okay, mataas yung number of turns. So, fix yung kanyang flux. Diba? Again, babalik tayo dun sa MMF. I N. Constant yung current na mapunta sa kanya, constant din yung number of turns, constant yung flux na maano niya, makikreate niya. Okay, bigyan muna natin ng comparison. Wait lang. Pero parang mas better na discuss ko muna yung series, no? Para makita natin yung comparison. Okay, mamaya na yan, mamaya na yan. DC series motor naman. Okay, ano yung DC series motor? Series motors are widely termed universal motors. They operate equally well from either AC voltage or DC voltage. Kaya maganda yung series motor naman. One of the advantage is, kaya siya tinawag na universal, pwede siyang AC, pwede siyang DC. Okay? The field flux is proportional to the entire armature current to the total supply current. Dahil nga, sabi natin, series yung pagkakadesign niya, lahat ng current all throughout the circuit is the same. Okay? And for this reason, the flux produced in this motor is strong enough to create ng or to produce ng sufficient torque. Okay, kanina, sa shunt natin, speed control yung advantage niya. Dito naman sa series natin, dahil same yung ating current sa buong circuit, yung kanyang torque is mataas. Even with bare minimum number of turns, it has the filled coil. Okay, ito yun. Kaya medyo ibang-iba talaga yung shunt natin dun sa ating series. A series motor has linear relationship existing between the filled current and the amount of torque produced. That is, torque is directly proportional to the current over the entire range of the graph. Ito yung sinasabi natin na yung nakadepende lahat sa current natin. Kaya nga, if you can still remember, kung babalikan natin yung field intensity na topic natin, ang gusto nating baguhin is, di ba meron tayo doon, I, N, tapos meron pa tayong, wait lang ah, nawala ako, over L, meron pang isang factor, length, current, number of turns, at saka yung ating material. Sorry, nawala ako. Pero ang gusto ko sabihin is, yung current yung pinapabago natin. Gusto natin mas current yung baguhin. Kasi madali lang siyang i-adjust eh. Mas madali siya compare sa iba, no? Diba, kung naalala niyo yung topic natin sa train, diba, baka mamaya may train na dumadaan, anong gusto mong baguhin? Baguhin mo pa yung number of turns manually? Or let's say, kahit electrically, pero babaguhin pa siya? Yung length, yung haba ng coil? So, hindi, no? So, mas better na current yung binabago natin. Okay, ito na yung sinasabi natin na DC series motor.
unlike the case naman ng DC shunt motor, yung DC series motor natin has very poor speed regulation. Bakit? Kasi kita naman natin sa circuit niya. Dahil series motor siya, yan, total, salong-salo niya lahat ng kuryente na galing sa supply natin. Diba, sabi natin, yung I-total is same lang sa IA or yung ating armature current and ISE, yung series field natin. So, kaya yung speed niya is very slow. Poor yung kanyang speed regulation. Hindi natin siya na-adjust sa speed. Okay, pero ang advantage niya naman is mataas yung kaya niyang saluhing force or yung torque. Okay? The weak magnetic field produced as consequence is unable to provide for the necessary amount of force to bring back the speed at its previous value before application of the load. Yun, kapag nag-apply na tayo ng load, hindi na siya kagaya nung sa shunt field natin na kaya niyang ibalik dun sa previous. Because anong nangyayari, dire-diretso lang kasi yung supply ng current. Ibig sabihin, mas more na napupur dun sa ating force ng pag-ikot niya, yung ating kuryente, compared dun sa ating magnetic field na nasa shunt motor. Okay, guide din ito kanina. Sulat muna natin yung facts na meron tayo. Siyempre, sabi natin, dahil series siya, ano yung characteristic ng series? Same yung ating current. So, yung I total will be equal sa armature current and also same lang din sa series field current natin. Lagyan natin ng loop. I total, IA, and ISE. Pero it's the same with the shunt field. Meron tayong, syempre, yung RSE natin, yung resistance nating series field, and yung resistance natin ng armature winding. Using that, pwede natin gamitin na yan para ma-breakdown natin yung equation natin. Okay, balikan ko yung ating facts pa. Sa facts ng series, ang sabi natin, same yung kanyang current pero divided yung kanyang voltage. Meaning, yung DC source natin, yung VT natin is equal sa voltage ng armature plus voltage na ating series field, VSE. Okay, so we can make use na itong voltage na to para sa equation natin. Okay, next. Unahin natin yung para sa armature current natin muna. Diba, sabi, armature current is equal to VA over yung resistance ng ating armature. Guys, take note na kapag sinabi natin armature, yun yung winding natin, yung sa motor, yung umiikot mismo. Ay, kaya mukha siyang motor dito sa side natin na to. Then, the same thing din sa ISE. VSE over RSE. Then, syempre, galing dun sa derivation ng Ohm's law, meron tayong VIR, di ba? Pwede natin gamitin to para substitute dito sa equation number 2. Equation number 1 natin. Okay, then yung VT natin, masasabi natin, therefore, yung VT will be equal to VA is equal to IA RA plus, meron pa tayong, sa VSE naman is ISE times RSE. But, meron pang mas short. Dahil take note natin, using ng equation number 1, IA is equal to ISE is also equal lang din sa IT. So, pwede natin gawin na VT is equal to IT RA plus IT. Pinalitan ko lang yung IA at saka ISE ng IT times RSE. Then, factor out natin yung IT. VT is equal to IT equal to RA plus times RA plus RS. Anong napapansin nyo sa equation natin na to? Okay? Diba? Kung makikita natin, yung RA plus RSE is R total lang yan. R
RSE plus RA, di ba? R total lang yan. So, ibig sabihin, babalik pa rin tayo dito sa V total equal to I total times R total. Okay? So, inayos lang natin siya. May mga using this breakdown ng equation natin, again, no, kung makikita nyo, parang series lang talaga to. Okay? Kung nakuha nyo yung series na part, and then mas magiging madali sa inyo to. Ganito yan. Paano natin masasabi na yung current is yung magdadrive sa torque? Di ba? Sabi natin yung torque is based on current. Dahil dun sa ating IA. Yung IA is equal lang sa IT. So, lahat ng torque, again, ulitin natin, sa loon niya. Kaya mas mataas yung kanyang power compared sa shunt DC motor. Okay. Characteristics tayo. Number one, a series field is very thick for large current drawing from the supply. Okay, ito yung pinagkaiba natin kanina sa shunt motor natin because yung pagiging thick or makapal yung kanyang wire na ginamit para, syempre, mas mataas yung kanyang current na mapadaan. Unlike dun sa ating shunt motor natin, nag-compensate siya dun sa number of turns. Dito, yung MMF, yung magnetomotive force niya, is more on focus sa ating current kesa sa number of turns. High current means high torque. Nabanggit na natin yan. Number three, high torque meaning high heavy industrial application. For example, lifting of cranes. Ito yung pag-angat ng mga, di ba, pang-construction. Halimbawa, magbubuhat tayo ng mga materials natin from ground floor going to 38th floor, mga ganon. Next, starting torque is high. So, mataas talaga yung torque niya dahil pagka on mo pa lang, diretso, lahat ng current, diretso talaga lahat sa armature natin. Okay, not good naman siya for long run. Bakit? Ito yung problema natin dito. Kasi masusunog yung series field natin. Kasi tuloy-tuloy yung ano eh, tuloy-tuloy yung pag-flow ng current sa kanya eh. So, tumataas ng tumataas yung friction ng mga electrons na pagdaan niya sa ating mga atoms. Dahil dun, masusunog yung field natin. Kaya kapag gumagamit tayo ng series motor, series DC motor, ano lang yan, pang mabilisan lang. Hindi siya pwedeng kagaya ng shunt motor natin na tuloy-tuloy. Kasi hindi naman lahat ng current natin is nasasalo ng motor natin. Okay, ito na yung advantages natin. Pero before these advantages, balikan natin yung comparison. Ito, may comparison tayo dito eh. Yan. Comparison between series and shunt motor. Siguro, kailangan ko ayusin yung slides ko, no? Shunt motor has different speed characteristic from a series motor. When a shunt DC motor reaches its full speed, the armature current is directly related to the motor load. Since load is a very small in shunt motor, armature current is very low. Once the motor reaches its full speed, it remains constant. So, ito yung maganda. Sa speed naka-base yung ating shunt motor, dahil dun sa current na very limited lang na pupunta sa kanya, dahil nahati sa ating shunt field at saka sa ating armature winding. On the other hand naman, yung series motor natin, speed is very much dependent on the shaft load. Nakadepende kasi kung gaano kabigat yung binubuhat niya. Okay? Kasi di ba sabi natin, mas focus yung ating series motor sa pagbubuhat kesa dun sa mabilis na pag-ikot. If the load is high, the armature will rotate at very low speed. Ito yung sinasabi natin. Nakapag habang, for example, nagka-crush siya, anong nangyari doon? Mabagal yung ikot niya because mas focus nga again sa power. If the load is less, armature speed will increase. Ito naman yung problema. Kapag walang load, itong naging problem natin sa series naman. May mga advantage and disadvantage siya. Kapag wala siyang load, tuloy-tuloy yung pag-ikot niya. Kasi nga, may kuryente sa kanya eh, no? So, wala siyang peak. Unlike nung ating shunt motor, limited na current, limited lang yung, meron siyang peak of speed. Sa series natin, kaya hindi siya pwede pang long run kasi, ayan, virtually infinity and uncontrollable yung kanyang speed. Okay, kaya dapat, pag gagamitin siya, meron ng ready na load. Pag sinabi nating load, ito yung mga binubuhat or yung mga paggagamitan.
O yan, continue tayo. Saan na tayo? Okay, advantages ng series motor. Number one, high starting torque. Number two, simple yung construction niya because series lang naman, dire-diretso lang yung kanyang kakaayos. Number three, pagde-design is easy rin because again, series, mas simple siya compared sa parallel. Number three, maintenance is easy rin. Cost-effective. Okay? Ah, sorry. Cost-effective siya kasi marami siyang application. Pwede siyang pang AC, pwede siyang pang DC. Kasi yung mga problem niya, yung mga disadvantage niya naman, kaya naman siyang ano eh, kaya naman siyang makompensate ng ating procedural, mga procedure. So, dapat, bago i-start, dapat may load na, yung mga ganun. So, at least, yung pagiging cost-effective, maganda pa rin siya sa when it comes to cost. Okay, yung learning engineering about motors, ito yung kanina. Next tayo, ito naman yung series parallel.